Asa na yung iPad? Lagot ako kay Mami kapag di ko yun nakita. Baby C, nakita mo yung iPad ko? Baby C, hey. Imposible naman siguro na kukunin ni Baby C yung iPad ko. Tito Rael? Oh, yes. Good morning. Gisingan na pala. Si Mommy, wala pa? Wala pa. Baka gabihin na umuwi yung mama mo. Okay. Pwede pa kita makausap saglit? Sure, walang problema. Ano ba yun? Pumasok ka ba ng kwarto ko? Kasi kaganina natutulog ka. Tapos, nakita ko medyo marumilong kwarto mo. Kaya nagligpit-ligpit ako ng konti. Sa totoo lang kasi, nawawala yung iPad ko. Ganun ba? Alam mo, hindi naman ako busy. Gusto mo tulungan kita maghanap? Kahit wag na po, kasi parang alam ko na bakit nawala. Bakit nga ba? Hindi ako sure, pero ikaw mismo ang nagsabi na ikaw yung pumunta sa kwarto ko. So, ibig sabihin, kinuha mo. Ah, hindi ko alam. Baka na-misplace mo lang. Tutulungan kita maghanap. Hindi, hindi. Ikaw ang nagsabi na pumasok ka sa kwarto ko. So, ibig sabihin, kinuha mo. Kasi mahirap ka at wala kang trabaho. Naku, Yash. Kahit hanapin mo naman sa mga gamit ko, wala kang makikitang tablet doon. Si, bakit may laptop ka? Wala ka nang pabili ng laptop pa. Kasi mahirap ka lang. Yash. Kasi itong laptop na to is regalo ng anak ko sa akin. Birthday ko kasi ngayon. Hindi! Ninakaw mo yun! Isusumbong kita kay Mommy! Yes. Kung gusto mo, hanapin na lang natin yung tablet mo. Hindi! Malalaman din to ni Mommy. Pinagkakatiwalaan ka ni Mommy tapos niloloko mo kami. Rael, Yash, anong nangyayari dito? Mommy, si Tito Rael po nagnanakaw ng gamit dito sa bahay. Nako, Rael, kung totoo man yung sinasabi ni Yash, nakakadismaya yan. Saan mo ba natutunan yung magbintang, ha? Hindi na makatatinuruan ng ganyan. Ano ba nangyari? No, Mommy. Kami lang ni Tito Rael na nandito sa bahay. Kaya sure ako na siya yung kumuha ng iPad ko. Ha? iPad mo ba yung nawawala, anak? Oo, yung iPad niya, Casey, nawawala. O, diba, Mommy? Alam niya na nawawala yung iPad ko kasi siya yung kumuha. Naku, nak. Nandito yung iPad mo sa akin. Kasi kinuha ko kaninang madaling araw, nagmamadali ako. Hindi ko na nasabi sa'yo kasi mamadali na rin ako umuwi. Ayan na yung iPad mo. Huwag mo na pagbintangan yung tito mo. Nako, Rael, pasensya ka na. Hindi lang siguro nagkaintindihan. Nako, Casey, Yash, alam niyo naman hindi ko magagawa yun. Kaya walang problema. Sorry po, Tito Rael. Sorry po, Mommy. Hindi na po mauulit. Mommy, celebrate po natin yung birthday ni Tito Rael. Nako, sakto yun yung plano ko ngayon. I-celebrate na lang natin yung birthday ng tito Nako, mo, ha? Nako, wag na. Grabe na. Ako, nak, sabi ko sa'yo, huwag ka basta-basta magbintang ng tao base sa kanyang kalagayan o sa itsura ng tao, di ba? Okay? Masama yun, nak. Okay, nak?